ang sinabi natin dito, Carl TC will be the hyper carry for the side of Brain Esports. Correct, correct, correct. Pero, pag nagka-item dito si Oh My Venus, just Clock of Destiny, just Lightning Transion, isang combo ng isang Eudora, kaya niyang bumura totoo ng isang Claude. Ang tawag dyan, one-hit combo. Oh, oh. Bro, one-hit na nga lang combo pa. Oo. Oh, oh. Paano nangyari yun? Pero kasi, ang hirap din eh. Kasi si Carl TC, isa siya sa mga players na alam niya na kailangan niya maghintay ng mga certain skills oh, oh, bago siya pumasok ng Blazing Duet. So talagang hintayan portion exactly ang mangyayari dito sa laban natin. Kaso ang mahirap dito ah, para sa side ng Brain Esports, they don't have this crowd control oh, oh, under certain heroes. Nandito, yes, makunat ang Uranus, makunat dito ang Basha, but they don't have a crowd control. Oo nga. How would you even catch dito yung Hellcurt ni Wise? Ang meron lang sila dito is yung Energy Impact. Yes, or mistaken, kung tumama ang Raging Sandstorm. Oo nga, na madaling maiwasan. Yes, totoo yan. Pero Dilar, yeah, mukhang makakaiwas nga. Oo, sinubukan iligtas ni Jay yung tower doon. But still, Brain Esports will get it. Meanwhile, yung one-on-one matchup, Iyakno and Rebo. Iyakno, lamang siya sa baba. Meanwhile, Rebo nabuo na rin yung Enchanted oo Talisman niya. It's like, ano eh, no? Yes, makunat yung Uranus eh. Pero if you're going against Ataamus with already, medyo na nagkaroon pa ng konting space, like, nakabuo agad ng Deadly Blade. Yun. Regardless, you have the regeneration, hindi pa rin makakapalag ang Uranus over Ataamus. Hindi talaga. Parang, ang hirap, bro. Alam din kasi ni Iyakno yung Uranus. Ganun talaga eh, no? Pag alam mo yung kalaban, hintay mo lang yung skill. Parang ganyan, Doc Rebo. Kanina ka pa daw, sabi ni Rebo, pero Doc Rebo, sumisigzag. Sumisigzag, man. Nakita pero dito si Lusty, habol niya. Dito yung Reyna. Okay, Reyna, tumatakbo. Sabi ni Flap DZ, bumalik ka dito. Ayun Flap DZ with the flicker in. Plus the Raging Sandstorm, flickerist. Meanwhile, si Jay dito, itutuloy ang laban. Blar will also fall down sa kamay ni Carl Dizzy. Yung Tori sa baba. Wise, sa baba, nangyari na to nung nakaraan. Tignan natin kung kaya pa kaya. Wise, one-on-one with Lusty, revitalize para kay Wise. At mukhang ayaw nila ipaback itong Hellcurt na ito. Go Onic! Nang asar pa nga ang Bren. At yun na nga. Wise will fall. Hindi siya nakapag-outplay. Tatlo ang nawala. I don't like the gamble coming from Onic PH. Yes, there's a possibility na makuha niyo yung base turret doon sa baba. Pero at what cost? Lamang sila doon sa laro eh. Diba? Parang hinayaan nila na magkawata-kwata. I mean, nawala yung formation nila, nawala yung dalawang tore nila sa gitna. Uh-oh. Just for the fact na baka mabasag nila yung base turret at ng Brain Esports. At hindi niya nagawa. At dahil doon, lumapit yung score. 400 na lang ang kalamangan ng Brain Esports. Sorry, ang kalamangan ng Onic PH. Oo, pero dahil lang sa play na yon, Rob Luna. Oo, eh, parang pinalit mo yun eh. Your mid turret is now they're definitely open from Brain Esports. No, yun na nga. At buhay na buhay pa yung mid ng Brain. Brain Esports once again with the Blazing Duet. And this is looking like trouble para sa side ng Onic. Carl TC, mauli siya dito. Nice! Raging Sandstorm for the first time in forever. Namatay si Carl TC dito. Ayun na nga yung Thunder Strat. Habang si Jay Polado na din. The Poisons. Yung poison damage. Pew! Inatake ba dito yung purple? Marireset lang. Habang yung totoong laban ay nandoon sa taas. Lar will also fall down. Habang si Oh My Venus, the Queen, sinusubukan niya lahat. Pero still, Bren will take that victory. Yes, definitely a victory. Pero dito ang Gillette instant replay. Kita nyo dito, ang ganda ng pasok ni Jay na wala agad dun si Carl TC. Pero the sustainability, nakalapag pa doon yung revitalized ng Basha, oh, hindi kayang i-penetrate. Pagkatapos ng burst damage ni Oh My Venus, there's nothing else to damage. Hindi rin kayang i-sustain ni Dilar. Ang hirap. Bren Esports, sobrang nostalgic nito Rob Luna. Kung ikaw ay fan nung season 1, season 2, iba pa pangalan nila noon. Shoutout pala syempre kay tropa nating Doggy on Aether Main with Rebo. Lahat ng games na nangyayari, nalalaro ng Bren nung season 2 ay laging ganito ang itsura, Rob. Yes, laging yes. Laging ganito ka-dominant. 10 minutes in, paano ngayon makakambak ang Onic? One thing na gawa nila kanina is yung
pick up si Carl. This is still a retribution, Claude. Katulad doon ang sakto, yung talo ni Jay with the ultimate and yung layering nila ni Dilar, okay naman, patay agad. Pero siguro right after that, they need to reset. Or at least, if they want to commit into a team fight, at least make it 5. Or sila yung mag-initiate with using Wise. Ang nangyayari kasi, Onyx PH, they're getting the battle, pero si Wise, nakahiwalay. He was just going for side lane pushes, or rather, baka nagpa-farm. So I guess, kailangan na nilang i-utilize dito yung Hellcurt as an offensive tool. Kailangan na nila magsama-sama, no? Kailangan na nila, uy, buhay pa ata si Dlar, pero hindi, the Ionic Blades will also finish him off. Rebo, ladies and gentlemen, ang liit na. We'll take it. Napakaliit na ng chance. Looking at the items right now. Oh my, golden staff on Carl TZ. At ang sakit na rin ni Flap TZ talaga. Mm-hmm. Masakit pa. Parang Rob. The early lead of Onyx PH, wala na. Wala na at this point. Carl TC getting at least 2 items, pa-build na rin siya ng defensive niya. Alam niya rin naman na regardless what yung ma-build niya, kung hindi siya mag-build ng kunat, mamamatay siya agad. I think he's going for the Athena Shield right now. Ito na ba ang pagbabalik? Is it Carl TC? Oh, ng Bren Esports sa finals. At makakapaghiganti na ba si Carl TC? Yes. Sa Onyx PH na lagi siyang pinapatumba, lagi siyang nilalaglag sa MPL. Wow. And now, this form of Bren Esports, nakakatakot going into the grand finals. 3-0 both matches on the playoffs kung manalo sila dito. Wow. The end is near, and so I face the final curtain. Ang Bren, malapit na, makakalaban ba nila ang Omega? Naghihintay na lang si Hayes kay Doc Rebo. Yun ang malaking tanong, mga kaibigan. Will Doc Rebo face against his former teammate. Napaka-poetic nun eh, no? Oo, grabe ka doon, Kuya Manjin. Ang ganda, no? 99 yung score natin doon. Mm-hmm. Parang ding-ding-ding-ding. Parang video okay na to mamaya, Roba. Oo, kasi ayaw pa nating umuwi eh. Nako, pero ito. Nako, eto na nga. Jay Will Paul, napakabilis, hindi na natin nakita yun. Oo, ang bilis niya doon nabura at go onic pa ang sagot dito ng Bren Esports. Grabe! Bren Esports! Malapit na nilang matikman ang championship grand final slot. Eto na, Blazing Duet para kay Carl TC. Tutumpa na ba ang Onyx PH? Lumalaban pa rin ngayon. Iyak na sinusubukan. Wise, pulado na rin. At mukhang ubos. Tapos ang MLBB. Bren, maganda kayo, Omega. Dahil sila ang inyong makakalaban. It is a 3-0 Bren victory. Oh wow, another flawless, another 3-0. Nagbibigaya ng itlog dito na manggagaling sa Bren Esports. Oh, look at how happy. Look at Flap TZ. Flap TZ with a classic Bren swag, flexing everything. Leeg, nagets ko na kung ba't yung ginagawa yun. Nileleegan. 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 Oh, wow. Oh my. This team is just so dominant right now.